This is the perfect first camera for budget beginners, and here is why. Hey guys, it's your Tagal Mary, and welcome back to my channel. For today, usapang cameras naman tayo guys. Medyo pahinga muna tayo with smartphones and the laptops. Since medyo request, actually hindi medyo, requested talaga to, and ang daming gustong mag-review ako ng medyo mas maraming cameras. Kasi nga, marami rin may gustong mag-invest on cameras, katulad nitong camera na pag-uusapan natin ngayon. This is the Canon M50 Mark II. Actually, ito lang yung body, pero lagay natin yung lens. Disclaimer, I am in no way an expert when it comes to cameras. Actually, mas experience and medyo mas magaling talaga si Jason when it comes to camera technicalities. But when it comes to handling cameras, I am well experienced naman and I have enough research and knowledge, which is why gumagawa ako ng mga ganitong type ng videos. Bigay ko muna sa inyo yung technicalities niya. Alam muna yung mga specifications niya so you know the camera you're dealing with. Ang Canon EOS M50 Mark II, isa siyang mid-range mirrorless camera na merong 24 megapixels APS-C CMOS sensor. Meron din siyang DigiCert 8 processor and the latest version of dual pixel autofocus. Itong camera na to guys, it's capable of YouTube streaming, also vertical video support, and of course, ang importante, meron din siyang mic input. And ang resolution na kaya niya guys to shoot ay hanggang 4K at 24fps. First reason why I recommend the Canon EOS M50 Mark II is sobrang dali niyang gamitin. From a DSLR perspective, kung kayo ay gumagamit nitong mga cameras na to before, well, using the Canon EOS M50 Mark II, which is again isang mirrorless camera, will be a much easier experience. Don't get me wrong guys, gusto ko lang sabihin na hindi naman tayo lahat ay tech savvy. Miski naman ako guys, nung nagsimula ako, I know nothing about cameras and I don't know much when it comes to smartphones. We really have to start somewhere. So yeah, as someone na pinagdaanan yon, alam ko rin na yung iba dito pinagdadaanan yan. Medyo overwhelming ang mga cameras na mahirap gamitin, makes you regret buying it in the first place. So yes, kung yung gear na gagamitin natin when it comes to taking videos and photos ay mahirap gamitin, it adds additional problems sa ating content creation or creative thinking. Siyempre, kapag kayo ay nasa isang bakasyon or kaya naman kayo ay nagfi-film sa bahay nyo and kinuha nyo yung bago nyong camera and nahirapan at talagang struggle when it comes to using it kasi nga medyo complicated ang kanyang mga functions. There's a lot of modes to select before ka makapag-film para katuloy nakikipaglaban sa gear na binili mo and ang ending gagamitin mo na lang yung smartphone na meron ka. So yes, when it comes to ergonomics and ease of use, talagang mare-recommend ko yung Canon EOS M50 Mark II. Next reason, or yung pangalawa guys, is of course the great color. When it comes to having great, vibrant colors, ang unang brand na papasok talaga sa isip ko ay Canon. And kahit na isa siyang mid-range mirrorless camera, it does and really produces great colors. And again, papasok pa rin to sa una, which means, hindi na natin kailangan i-edit or i-post process yung ating mga photos. No need to add color grade kasi nga, Canon EOS M50 Mark II already produces great colors, mapa-photo man yan or videos. So yeah, that's another great reason kung bakit madali rin naman talagang gamitin itong EOS M50 Mark II. Third reason is the 4K video recording and eye detect autofocus. Indeed, the quality being produced by the Canon EOS M50 Mark II is quite good and yung eye autofocus niya talagang susunod siya sa'yo kahit na saan ka pumunta, walang palya. Although ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya when it comes to the 4K video recording, meron siyang 1.5 times crop kapag tayo ay naka 4K and it uses slower face detect autofocus system that can be an issue if you're recording fast moving objects. Anyway, as someone who shoots 1080p videos, medyo hindi ko naman siya naging problema and rarely kong ginamit yung 4K. But at least, alam ito ng iba na nanonood sa atin ngayon in case that you're planning on shooting in 4K videos. And speaking of video recording, pasensya na guys, medyo malakas yung ulan natin sa labas ngayon. Compared to its older camera, itong EOS M50 Mark II now has a button available on the touch screen. Meron din siyang movie self timer that will give you between 2 to 10 seconds to prepare yourself before the camera starts to record. Fourth reason why I think the Canon EOS M50 Mark II is a good
buy is. Yung small body niya and of course, the available lenses you can put. Speaking of lenses guys, yung lens pala na meron ako na ginagamit ko ngayon sa M50 Mark II body is the 18-150mm. And if you're not into black colors na mga camera body, available naman din siya guys in white, which is actually very rare to have now sa mga cameras. All the cameras na na-try ko na in the past and even all the cameras that I have right now, they are always bigger than the M50 Mark II. Hindi kasama guys yung digital camera na meron ako ngayon. Syempre, we're talking about mirrorless. As someone who takes sit-down videos, honestly guys, hindi naman issue sa akin yung size and of course the weight. But if you are on the go and gusto nyo lang naman mag-vlog, magsalita sa labas, and syempre, ayaw nyo ng masyadong agaw pansin outdoors. So yes, it really is an ideal camera rin to bring even outdoors. Actually, yung body ng M50 Mark II and yung naunang M50, parehas naman wala talagang masyadong nagbago when it comes to the size and weight. And if hindi nyo gusto yung handheld at gusto nyo medyo mas malayo from your face, especially if gusto nyo siyang i-place sa mga table, lalo na kapag gusto nyo ng mga talking points, it is also compatible to the HG100 grip. Itong Canon hand grip na ito is also capable of Bluetooth. Perfect for content creators, lalo na if they are shooting alone in a studio or controlled environment. Since we are already talking about yung kanyang pinaka-body, gusto ko muna kayo guys bigyan ng konting tour or idea sa mga buttons niya and kung ano nga ba talagang itsura niya at kung para saan sila. At the top, meron tayong shutter button na merong wheel dial. Next to that, meron tayong record button. And sa ilalim nun, meron tayong on and off switch. Meron din tayong mode dial in where dito tayo makakapag-switch between manual, auto, shutter priority, program, scene, video mode, and of course, auto mode. And then, sa pinaka-ibabaw, we have the hot shoe mount. And yup, itong camera na to, guys, still has a flash. Yung mga cameras ngayon and yung mga bagong labas, guys, wala na or bihira tayong makakuha ng flash. Lalo na yung mga higher-end na mga cameras from Canon and even on other brands, hindi na talaga sila naglalagay ng flash. So some people, it may not be useful, pero depende pa rin talaga to sa gagamit guys. Pero para naman sa akin, hindi naman din siya gaanong ka-useful or bihira ko lang talagang ginagamit ang flash. And then of course, sa ilalim ng hot shoe mount, meron tayong viewfinder. And then sa left, nandito naman guys yung ating mic input. Isa rin yan sa dapat na kinoconsider natin if you are a beginner, make sure rin na merong mic input. Any cameras guys, hindi lang yung Canon EOS M50 Mark II. Hindi talaga gaanong kagandahan ng mga built-in microphones na meron tayo sa mga cameras ngayon, even mapa-flagship. Which is why it is very necessary to have great audio. And siguraduhin natin na meron tayong input for microphone para in the future na gusto nyo nang mag-level up ng audio, pwede kayong bumili at hindi nyo na kailangan mag-upgrade into a better or mag-upgrade into another camera. Fifth is of course the easy sharing. Easy sharing, I know naman guys na hindi lang yung EOS M50 Mark II yung kayang gumawa nito. But like what I've said earlier, hindi lahat ng mirrorless cameras right now ay capable of straight YouTube live streaming. That is because meron siyang built-in Wi-Fi. And speaking of Wi-Fi, may Wi-Fi connection siya for easy transfer of photos and video footages. Easy lang to, lalo na if wala kayong dalang laptop and you are traveling, gusto nyo agad makuha yung mga footages na meron kayo to edit it on your photos or to straight upload it sa mga social media accounts nyo. And if hindi naman kayo fan ng YouTube live streaming, meron naman siyang tinatawag na EOS Web Utility. Ito naman, ibig sabihin na to guys, pwede natin i-connect yung EOS M50 Mark II sa laptop natin and we can live stream using the camera. Make sure that the camera of course is connected to your laptop via cable. You can use it as your webcam sa live stream or kaya naman sa mga Zoom calls, Zoom meetings. Medyo mas magle-level up guys yung ating video quality. Talagang mapapawaw sila kasi nga syempre most of the cameras that are being used sa mga Zoom meetings ay yung webcam lang na built-in sa mga laptops natin. Which of course, alam naman nating lahat, doesn't have the best quality. By the way, isa rin sa pinaka-importanteng dapat nating tinitignan sa isang camera is of course the vari-angle LCD screen and buti na lang itong Canon EOS M50 Mark II ay meron. Sa lahat ng cameras na meron ako here in the studio, hindi pwedeng hindi siya flip out
screen. This is very important, guys, lalo na if mag-isa kayong nagfi-film or kaya naman ay nagre-record. Actually, parehas lang pala yun. To be able to frame yourself properly, and of course, if you need to shoot yourself for TikTok and Instagram stories purposes. This is via vertical video recording, guys, ha? Kaya maganda rin talaga na meron tayong flip-out screen. And speaking of the flip-out screen, it's touch screen. So we can hit the record anytime that we want kahit na hindi na natin kailangan kapain pa yung kanyang dedicated record button. Again, no gadget is perfect. Yung limang paboritong features na sinabi ko sa inyo are 5 reasons why I think this is the perfect beginner camera. Yun lang naman yung 5 main highlights niya. I am pretty sure for the majority of users, ito talaga yung kailangan or hinahanap natin. Pero syempre, to people or to those na talagang very specific when it comes to buying or choosing their cameras. Syempre, alam kong may hahanapin at may hahanapin kayo sa Canon EOS M50 Mark II. Pero kasi ito lang naman yan, guys. When it comes to cameras or filmmaking, it's not about the camera eh. Again, may kasabihan nga tayo na usong-uso sa mga photographers and videographers. It's the Indian, not the pana. Alam kong gets nyo na kung anong ibig sabihin niyan. It's already self-explanatory. Or kung hindi nyo na-gets in English, it's the shooter, not the gun. For the price of the Canon EOS M50 Mark II, para doon sa mga hindi pa rin aware, of course, it retails for 49,998 pesos sa Canon Philippines. And sa pagkakaalam ko, guys, meron silang ongoing mid-year sale ngayon. You will be getting a free HG100 TBR worth 5,998 pesos. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. So yeah, that is it for today's video, guys. Again, maraming salamat for watching and I hope marami pa rin kayong natutunan kahit na hindi smartphone ang pinag-usapan natin. Syempre, I want as much as possible all different kinds of tech yung mapag-usapan natin sa channel natin. Again, it's Rita Galmeri and see you on our next